Hello! Magandang magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon sa atin, sa inyo pong mga manonood, sa aking pinakamamahal na mga viewers dito sa Abante News Online FB page, sa Abante Radio TVD, sa YouTube channel at Abante News TikTok. Ayun, maraming salamat. Nakuilang araw na lang, Pasko na, nararamdaman ko na yung Christmas rush, yung traffic and all, pero sana hindi kayo na-stress, ano? Huwag kayong magpaka-stress, mas maganda naman na magno-Noche Buena tayo, magpapasko tayo ng bonggang-bongga na fresh tayo. Katulad ko, ito pong yung host si Ray Fresh Pumaloy. Haggard na ngayon, charot. At kayo po ay nakatutok design program kung saan walang atras sa telling sa Chica Super Giling ang Abante Liling! Medyo naiba tayo ng location dahil nandito ako sa aming studio office dito sa may QC. Kaata, meron kayo narinig ng mga voice-over, ng mga tilian na tala. Kami nagbibenta po kasi ng isda dyan. Actually, may palengke dito. Hindi. Kasi ano ko yung ginagawa po ang aming party. Ayun. At sige, umpisahan na natin para marami tayong mapag-usapan. Ngayon po ay isang bonggang-bonggang episode na naman ang inyo pong mapapanood dahil kasama natin ang ladies ng pelikulang Lovely Ladies Dormitory kung saan isa po itong series ng Viva Max. Ayon, at ipapakilala na natin. Eto na, naku, nagaganda talagang fresh and fresh. Super. Hindi ba? Please welcome here at Abante Liling, Yendrano and Julia Victoria. Hi guys. Hello po. Magandang umaga. Ayon. O, oh, di ba? Hapon na, girl. Ganda hapon. Sorry. Gaya naman. Keri, keri lang. Sorry. Kumusta na kayo? Kayong dalawa, kumusta na ang Pasko ninyo at magiging Pasko ninyo at anong inaasahan ninyo itong 24 at 25 itong holiday season na ito? For me, baka excited na talaga. Ikaw muna, Jen. Sorry. Ayun po. Excited na pumapalap. Ay, Gretchen. Excited na pumapalabas ang Lovely Ladies Dormitory. Okay. Jen? Ako na-excite ako na mapanood yun. Kasi ako na nag-dub pa lang ako, tawa na ako. So what more pag napanood ng ibang tao? Oh, teka muna. Bago tayo pumunta doon sa ibang mga pwede natin pag-usapan, pakikwento naman kung ano itong, itong Lovely Ladies Dormitory. Doon mismo sa title, magkakaroon ka na ng idea na tungkol to, kwento to ng mga babaeng naninirahan sa isang dorm. At may kanya-kanya kayong mga karakter, mayroon kayong mga kanya-kanyang hanas sa buhay. Unahin natin si Yen, ano ang iyong karakter dito? Yung karakter ko dito ay si Jacqueline. Ano siya, dancer siya, professional dancer. Tapos, dapat magpupunta siya sa cruise ship for work. Work abroad ka na. Tapos yan, yung mga camera naman din siya sa gabi. May sideline. Okay. Let's dancer ka or agogo dancer ba? Sexy dancer? Dancer lang po talaga siya. In general. Okay. Julia, ikaw, anong role mo dito? Ang role ko po dito ay si Stella, isang nursing graduate na nag-review ng NCLEX. So, kaya siya napunta ng Lovely Ladies Dormitory para mas mapalapit sa pinapasukan niyang hospital. School. A hospital. Yeah. Okay. Yen, sa totoo lang, parang how are you related with DJ Durano? DJ Durano is my father. Oh, sino ang mother mo? My mom is Rain Canto. Hoy, si Rain! Totoo? You know si Rain, Rain, you know parang familiar ka si Rain? Yeah. Si Rain ay nakasama ko sa Polari, naging singer namin siya. Ah, really? Yes, nakasama ko siya. Pwede mo siya rin ito doon, hindi po lari. Oo, sa Polari. Kaya pala sabi ko, parang pamilya ko yung skin. Tapos, okay, papag-usapan natin yan mamaya. And ikaw naman, Julia, meron ka bang bloodline sa showbiz? Or meron kang relation
sa mga artista, sa producers, o kung ano man, or director, or staff, or whatsoever? Ah, wala po. Okay. Okay, yan. Paano ka napasok sa showbiz? Alam naman natin na parang may maingay. Ako ba yun? Naintindihan niyo ba? Okay. Yan, paano, Yan and Julia, paano kayo napasok sa showbiz? Naka-ano ka ba? Naka-speaker ka ba, Yan? No. Naka-ano ako. AirPods. Okay. So, paano kayo napasok sa showbiz at kayong dalawa? Unahin natin yan. Well, ako, exposed naman ako since bata pa ako sa industry na to. Kasi I watch my dad sa mga taping, shooting, ganyan. Pero, recently lang siya, this year ko lang siya napag-isipan talaga. Kasi nag-message siya kami manager ko through Instagram. Sabi niya, gusto mo ba mag-Viva Max? Hindi mo ko lang isip masyado actually. Sabi ko, okay, sige, tara. So, wala naman ko ginagawa masyado and just finishing school. Parang G naman ako sa opportunity na yun. So, here we are. Happy Julia, ikaw naman, paano ka napasok sa showbiz? Anong pinagkakaabalahan mo dati? Nasa bahay lang po ako noon. Tapos, na-discover ako ni Nanay Rito sa social media. So, tinry ko. So, tapos in-offer ka na niya. Yes po. Okay. Yen, paano na papa? Alam mo si Rain, she's very a good friend of mine, your mom. Napaka-talented, napaka-bait, napaka-ganda. At hindi, palagi siyang fresh yun sa akin. Paano mo siya napapayag na pumasok sa showbiz and magpa-sexy at ganun din si DJ? Actually, parehas na lang silang nag-ilap. Kasi hindi ako nagkakwento masyado eh. Parang ano lang, sabi ko, ay, magpupunta pala akong Viva. Kaya hindi, I don't know na. Hindi ko sure kung alam nila kung anong gagawin ko doon. Pero, na-explain ko naman na kung ano yung Viva Max. Sabi ko, okay lang, kaya ko ito, malaki na ako. Yun. Hindi, parang support lang yung need ko para lang maging okay ako dito sa larangan na ito. Support lang, ganun. Anong initial reaction nila? Okay. Siyempre, inalay ko parang medyo concerned, ganun. Sabi ko, in my mind, sabi ko, don't worry, it's not your fault. Kasi usually, ganun yung isipin ng magulang, hala, ano ginawa ko? Hindi ba yung pagpapalaki ko, ganyan. Hindi naman. Parang choice ko talaga siya. Ikaw naman, Julia, paano na-take ng parents mo na magpapasexy ka, gano'n, sexy yung image mo, magugubad ka, or something? Actually, hindi po sila payag, pero wala na lang po silang magawa kasi nakalayo naman ako sa kanila. So, inayaan na lang po nila ako kahit ano, hindi nila kaya. Ayun. Nasa abroad ang parents mo? Hindi po. Nakalayo lang po ako ng lugar. Okay. Para may freedom. Kasi medyo strict po yung parents ko. Pasaway ka medyo ba, Julia? Independent? Ano ba to? Palaban or something? Pasaway po ako dati. Tapos ginawa lang, parang nilayo na po ako mismo ng pamilya ko sa akin para maging independent ako, para matuto ako sa buhay. Kaya ayun. Tapos pinasok ko po ito. Wala na lang po sila magawa. Dahil independent ka, mas lalo lumala. Ganon. Hindi nila akalain. Okay. Ikaw naman, Yen, alam ba ng mami mo na pagpapasexy and you're going to go bold or something? Yeah, sinabi ko naman talaga sa kanya. Okay lang naman siya so far kasi hindi pa niya napapanood eh. Wala pa yung mga scenes. Sabi ko lang sa kanya, huwag pipiliin namin yung papanoorin mo. Ganon. Nag-iisapan na lang namin. So, okay naman siya para walang awkward, you know. Pero, sige, panoorin natin itong pelikula. Panoorin muna natin yung pelikula. Ayan. So, ayan sa eksenang yan. So, magkakasama kayo. May kanya-kanyang character. Ito naman si, ito naka-uniform. Yeah. Oo, mahina sa klase, pero maabilidad, di ba? Yan, ito naman, nagda-live seller.
live selling siya, no, sa gabi. Ayun. Okay. Tapos, ito naman, ikaw naman to, Julia, di ba? Ayan. Tapos, sino yan? Sino yung lalaking yan? Nico Loco? Si Nico Loco. Yes, po. Okay. Okay, ikaw na. Wow, sexy pa naman dito. Yeah. Dancer. Yeah. Okay, sino naman ang partner mo dito? Bria. Bria yung main partner. Oo. I mean, sino yung leading man mo dito? Nalik yun? Rita. Dancer. Yeah. Yung lalaki? Mm-hmm. Ah, okay. So, gaano kayo ka-sexy dito sa pelikulang ito? Ano yung mga challenges na hinarap ninyo bago kay habang ginagawa niyo itong pelikulang to? Yen, gaano ka kapalaban dito sa mga eksena mo? As in, how far did you go? Para sa akin kasi ito yung first project na I did. I showed my body. For me, parang challenging siya kasi I never thought I would actually do it. Like, on the spot, I would actually do it pala, like, professionally. So, sometimes, I still think about it na, wala, ginawa ko yun. So, medyo may, hindi naman siya anxiety, pero like, I'm wondering lang kung paano mag-react yung mga tao. Yun lang. Okay naman siya, hindi naman siya ganun ka, hirap gawin talaga. When I first did it, as in first scene ko ever, diba? Parang very natural lang siya sa akin. So, wala namang kaba whatsoever. Very safe environment naman siya. Mm-hmm. Like, nag-topless ka ba rito? Nag-call out ka ba dito? I mean, may nudity ka dito? Yeah, and I think everyone should naman. Yeah. Mm-hmm. Anong eksena to? Dun sa mga cam girl stuff. At yung mga love scene. Ah, may mga love. Ilan ang love scenes mo rito? Hindi nag-nipple ka, nag-nipple tape ka ba? Kumanggulo ka ba? Or something? Or nag-plaster ka ba sa nudities mo? Yeah, actually, everyone is required to wear a plaster naman. For more frontal, yeah, I'm very open with that naman. No problem. Tara! Ay, ikaw naman, no problem. Ikaw naman, Julia, ano mga challenges ang hinarap mo dito or parang mani-mani na lang sa'yo ito, parang chicken na lang ito kasi parang pag-uhit ka sa'yo eh. Hindi naman ako masyadong palaban, pero naging palaban ako dito dahil partner ko dito si Nico Loco. So, ginalingan ko talaga. Saka bawat project naman na ginagawa ko, nila-level up ko lahat ng ginagawa ko para maiba naman. So, all out naman ako dito. Ayun, talagang... Sige, talagang? Ayun, talagang feeling ko parang wild yung ginawa namin eh. Kahit nurse ako dito eh. Kahit reserve ako. Parang grabe yung ginawa namin ni Nico. Paano? Kwento mo, paano yung ginawa namin ni Nico dito? Ako, loko talaga, loko. Okay. Paano ginawa niyo ni Nico dito na grabe, sabi mo? Siguro yung mas worst namin is yung nasa bintana kami. Kasi grabe, sobrang ubad na ubad ako doon. Tapos nakaupo ako sa bintana. Ang sakit sa puwet, pero ang ganda ng seat namin doon. Pili ko yun yung wild. Kasi nakaganyan ako sa bitan na, oh my God, parang... Wala naman lamang sa pin? Pa? Walang sa pin? Wala eh. Wala. Teka mo na, medyo wait lang girls ha, nadidistract ako na parang may maingay, na parang may nag-feedback na hindi ko alam, baka sa akin. Ayan. Narinig ba ako? Oo. Apo. O, meron pa ba? Meron pa ba tayo? Na, wala na? Wait, okay na. Sige. Kasi mas maganda kasi pag pera. Yeah, sige. I-on ko ulit.
ulit ang aking Teka muna, Julia. Sa totoo lang, parang ako yata yon. Pero sa totoo lang, Julia, meron ka bang plaster at meron ka bang takip sa nipple mo nung yung eksenang yon? Meron po akong plaster noon. So wala kami tanggalin yung plaster noon kasi one day puro ano kami, love scene. Pero wala akong nipple tape. Si Nico, anong suot niya? Plaster din. Talaga hindi mo nararamdaman yung junjun ni Nico sa ano mo? Nararamdaman, as in masakit. Hindi mo nararamdaman yung junjun ni Nico sa na dumudunggol-dunggol sa plaster mo? Actually, nararamdaman ko siya kasi ano yung nakaumbok. Saka malaki talaga. Ako. As in. Talaga. Hindi ka naman na-distract, hindi ka naman na parang na... Natawa lang ako kasi parang at sakit kasi parang totoo kasi ano eh, sakto kasi. Sumakto talaga, tumapa talaga. Oo, opo. Kasi alam mo ako. So, ibig sabihin, Julia, nagkaroon ng erection, nagkaroon ng effect sexually kay Nico yung eksena ninyo, kaya may umbok. Wala naman. Nakaumbok lang talaga siya, tapos pag bumabayo siya, talagang nararamdaman ko talaga yung ano, yung parang antigas, matigas, pero hindi naman siya tumigas ha. Matigas kasi umbok. Ayun. Malaki. Malaki feeling mo, malaki. Malaki. Pero hindi naman po siya tumigas ha. Malaki lang talaga. Malaki. So, ibig sabihin, pag lumaki pa yun, di mas lalong mas malaki? O pag nabuhay opo, pa? Wasak siguro, ganun. Hala. Ikaw naman, Yen. Yan, ikaw naman doon sa love scene mo, wala ka bang naramdaman? So, paano niyo in-execute ng partner mo? More of an emotional connection, ganun. Mm-hmm. More of an physical. Pero nag-ano ba kayo, nag-plaster din ba yung partner mo dito? Nag-plaster, yeah. It's a girl-to-girl, ano kasi, girl-to-girl scene. Ah, girl to girl. Ano ba? Hindi mo nang nailang. Girl to girl. So, hindi ka nailang mo girl to girl? Ang buto siya. No, kasi I actually had a girlfriend before. For 3 years. Okay. Total nabanggit mo na rin naman na yan. Yeah. Alam mo, nakausap ko rin naman si ang mami mo about this. Isa to sa mga parang, hindi naman niya hiniing, parang ano niya yun, parang na-share lang niya sa akin na gano'n, ganyan, ganyan. Sabi ko naman sa kanya gano'n. Baka naman kasi nasa stage lang si Yen, yung anak mo na parang ine-explore lang niya yung kanyang sexuality. So, nananggaling na sa'yo na nagkaroon ka ng girlfriend. So, during those times ba, naramdaman mo talaga na are you a tomboy? Nagkaroon ka ba ng apprehension or nagkaroon ka ba ng confusion na am I a straight or am I a bisexual or whatsoever? Well, to me, I think I'm bi naman kasi. Like, that was my only real relationship. It was heavy on emotional connection eh, because I'm very particular with that. Pag wala tayong emotional connection, and hindi ko napapatuloy. Pero very deep kasi yung connection namin yung girl na yun. And then, after namin mag-break, there times pa rin na na-attract ako sa girl. Well, like, hindi lang any kind of girl, like, may certain types of girls na parang kumikilig ako, humanoobvious ako, gano'n. But then, more attracted to guys talaga. Yeah. Pero ngayon, wala ka ng gano'n, wala ka ng parang appetite, hindi natin sabing, basta wala ka ng attraction, or you're still open for a girl relationship pa din. Parang ayoko na. Parang gusto ko talaga lalaki. Gusto ko talaga ng lalaki. I love boys. bakit na? Bakit? Anong realization mo? Which one? Anong realization mo after your relationship with the same sex? That girls are more emotional creatures than they are physical.
I feel more understood. Ganun. That's why I stayed that long. Ganun. Kasi, yun na. Importante sa akin yung naiintindihan ako. Mas ma-effort din yung girl, actually. So, mas ma-communicate. Mas okay yung communication. The girl to girl. Yan. Mm. I need to do that. Eh, bakit gusto mo naman ang boy? Eh, bakit naman boys ang gusto mo ngayon? I'm attracted to masculine energy. Talaga. Talaga. I'm like feminine era ngayon. So I need to balance it out with a very solid masculine energy. Kailangan ko talaga nun. Oo, feel like a princess. Ikaw naman, Julia. Ikaw naman, pwede ka ba sa babae? Pwede ka rin ba sa lalaki? Parang palaban ka talaga eh. Ah, gabi naman. Pwede naman, oo. Minsan na-attract din talaga ako sa babae. Pag malinis. Tignan. Pag malinis. Yan. Oo, gets to yun, Julia. Gets to yun. Ay! Yan! Oh my gosh. Baka kayo magkakot. Baka yung magkakaroon ni Yen. Oo, Julia. Ganda pa naman ni Yen. Ganda pa naman ni Yen. Ganda pa naman ni Julia. Go tayo dyan. Hindi kasi ngayon kasi mga millennials, very fluid. So I'm not inviting everyone na kung magkaroon kayo ng mga girl-to-girl relationship o man-to-man relationship. It's your choice. Whatever makes you happy, whatever, kumbaga, brings out your sexuality or, di ba, enjoy lang. Basta, you have to stand by it or kaya dapat alam nyo kung anong responsibility ninyo. Pero yan, ano tawag dito? Ano ang realization mo sa pelikulang ito? Sa pelikulang Lovely Ladies Dormitory? For me kasi, well, since lima kami dito, five different stories in one series. Kaya siya exciting. Na-realize ko na no matter how different you are, meron pa din yung point of relation kung saan mag-relate kayong lahat tapos yun yung perform ng bond. I think that's what we all shared during the whole shoot. Even off-cam, lalo na off-cam, nag-bond talaga kami. Na nag-kaming sino, kumakain kami sa labas, nag-insap kami, nag-share kami ng mga trauma namin, ganun. Kaya sobrang naging solid talaga kami after. And even during the shoot, so, masaya. Ano ang trauma mo, Yen? Nako, lami kasi talaga. Like, mga people projecting yung mga insecurities nila, tsaka yung trauma na hindi naman talaga sa akin, parang na-absorb ko. Kasi, hindi ko ganun ako na tao eh. Sensitive ako sa energy ng mga tao. Kaya, kunwari, mag-meet pa lang tayo. Tapos, nakikil ko agad na mabigat yung energy mo. Napapagod din ako, gano'n. Nagkakahawa-hawaan, gano'n. Yan. Okay. Ikaw naman, Julia, anong naging realization mo doing this film at yung pakikisama mo, your working relationship with the girls, with the other girls of this movie? Siguro yung na-realize ko po dito is marami po kasi ako natutunan sa director namin, saka yung iba't ibang personalities na nakasama ko, yung iba't ibang character, siguro marami akong mapupulot na aral doon para sa susunod na project na magawa ko. First time ko kasi yung series na makuha ko yung character na yon na sa susunod na project. So, ayun. Gulo. Ayun. Pero yung ano, yung relationship mo sa mga girls, okay naman, goods naman kami lahat, magkakaibigan naman kami, at saka naging close kami offset, ayun, off-cam, naging close naman kami. So, yun. Wala naman lang yung toxicitan, walang ganun. Oo, wala. Walang toxic na, walang ganun. Oo. Pero, ikaw, Yen, kung meron ka sa mga girls na parang girl crush mo and gusto mong gusto mong maging close and pwede na siguro magkaroon ng relationship, romantic relationship. Sino ito? And ito naman, Julia. Ano ba? As in like in person or like yung character nila? I'm sorry? Like ano, yung in person nila or yung in character?
Ikaw, lahat, overall, totality, yung sexuality, yung kasexihan, yung character, yung personality, sino sa mga girls? Siguro kung ano, yung sa characters, siyempre si Jacqueline, kasi ako yun eh. Saka very, ano, yung talaga yung siguro yung type ko, yung cool girl, dancer, tapos, wala, chill lang siya, saka medyo funny sila eh, funny. In real life siguro, I like si Andrea siguro, may jive din yung ano namin eh, energy namin together. Para ko siyang jowa talaga, feeling ko, sometimes. Yan. Okay, ikaw naman, Julia. Siguro gusto ko yung personality ni ano si Yen na lang. Gusto ko yung personality niya na nakasama ko siya off cam and sa set. Kasi masyado siyang ano sweet girl. Masyado siyang malambing. So ayun. Malambing talaga kita, no? Wala kang maisip. Ha? Malambing talaga kita, sinadya ko yun. Ano ta naglalandian kayo on camera? Hindi naman to pa. Hindi naman to para sa promo ng pelikula nyo, ha. Kundi talaga to kumbayan and Julia na you have na para sa action sa isa't isa. Actually I like my alone time with Julia. Kasi kami magkasabay kami sa service in the morning. Tapos chinchik ako lang siya palagi, kinakamusta ko siya. Kasi nakikinig talaga siya. Ayun yung gusto ko sa kanya. Marunong siya makinig. Eh, madaldal pa naman ako. Alam niyo, nakakabilib kayo, no? Parang, ang ano niyo, kumbaga, napaka-open-minded ninyo mga babae kaysa mga lalaki when it comes to your sexuality, yung sexual preference niyo. Ang mga lalaki, medyo ano pa, medyo hesitant para mga ganyan, eh. Okay. Tapos, ano naman okay. Sila, di ba? Mga bading-bading naman din naman. Di ba, meron natatawag din naman. Di ba kabadingan, hindi ba? So, saan nagagaling to Yen and Julia, yung pagiging open-minded ninyo? Ito muna. Julia. Siguro sa realization ko rin sa buhay, saka ang aga ko kasi namulat, kaya siguro ganun din ako ka-open-minded sa mga bagay. Madali ko siyang naiintindihan, madali ko naiintindihan yung side ng bawat tao kasi iniintindi ko sila para alam ko rin kung anong reason, di ba? Ayun, realization ko sa buhay. Ikaw, yeah. Kaya naging open. Kung parang ano lang sir, yung understanding mo sa tao, paano mo yan i-relate sa'yo. So, ako hindi kasi ako the type to actually judge people. So, hindi parang iniisip ko bakit, ba't kaya ganito, ba't kaya, yun na parang I'm more of an analytical person. Gusto ko nag-learn ako sa observations ko with people. So, I'm very open-minded din sa mga, to anything, actually. Since you're very open-minded and you are parang seryoso sa career ninyo and baguhan pa lang kayo, naisip nyo ba yung how far can you go when it comes to portraying roles, doing love scenes, doing sexy scenes? Meron ba kayong naisip na, okay, go ako dito, even frontal nudity, okay lang, basta for a right project or for a good project. Sa bagay lahat naman ng project ng Viva, na pinapalabas sa Viva Max, kahit sexy, ang kaganda talaga ng materials, ang cinematography, acting, tapos yung mga director, hindi ba? Ikaw, Yen, can you go as far as nudity, frontal, and all? Or maluloka na si DJ at ang mami mo? I just did that. As in. Meron pa ako isang project na medyo mas wild yung character ko din. So, medyo doon ako ano kayang inisipin nila. Pero sana hindi naman. Sana okay lang. So, nag-frontal ka na, Yen? Yeah, everything. Saan? Saan mo dito? Forthcoming movie mo? LLD, meron din. Dito sa Lovely Dorm, nag-frontal ka na. Yeah, hindi pala meron. Pero like, mas intense yung role ko dun sa next movie ko kami ng January yata. I think tag-init, direct journey naman. So, yes.
Wow, kaloka ka. Saan mo naman na itong ganitong tapang at tibay ng loob? I think it's my experiences growing up then. It made me very brave. I have to step into my power to gain my full potential. Sabi ko, kung hindi ko gagawin to, ay naewan ko na lang kung sino gagawa nito. Ako gagawa nito. Hindi ka nag-alangan na mag-frontal? As in, kung frontal kasi to, as in, wala siyang plaster. Wala kang plaster dito. Hindi, may plaster. Since, by frontal kasi, I mean, yung ano lang. Pero yung no plaster, naiisip mo yan? No. Hindi eh. Kung no plaster, saan hindi na lang ako sa totoong industriya. Oo nga. Diba? Ikaw naman, Julia. So ikaw ba, since talaga sinasabi mo palaban ka or something, or go ka lang ng go, hindi ba? So, naisip mo ba na pag merong magandang project or yung mga mas magandang project na darating sa'yo that requires you to go nude, frontal, wala kang suot na kahit ano, gagawin ko. Feeling ko hindi ko po kaya ng ipakita yung frontal ko ng walang plaster. Pero nagawa ko na rin naman na walang plaster, pero hindi frontal. Patalikod. Opo. Ah, talaga. Ano, teka, plaster dito sa ano, sa genital, sa ano, sa hiyas, sa bulaklak. Ah, natry ko po na walang plaster, pero hindi frontal. Pero hindi ko po ata kaya ng frontal pero walang plaster. Parang kaiba kasi yun eh. Okay, ito na lang ha. Sa mga celebrity natin ngayon na mga sikat, sino ang gusto niyong maka-love scene? Yen? Okay. Sa babae. Sa babae. Siguro, not a particular person, pero like, siguro I would be down for a girl GL movie. A girl to girl. Yan. I don't really know people eh. I'm just new. Hindi ka masyadong familiar sa mga artista natin ngayon? Hindi. Ako kasi ginagawa ko lang ito pero like hindi ako masyado nanonood or like not yet. Ikilalanin ko pa lang sila. So, baka may masuggest ka kung sino pwede. Marami kasi mga Liza Soberano, merong Catherine Bernardo, merong tawag dito, merong Julia Barreto, who else? Pwede si Julia Barreto. Kasi medyo si Julia, ano yan, di ba? Or Nadine Lustre, mga tipong ganon, hindi ba? Yeah, Nadine Lustre, I like her. She's very, ano, she's my vibe. Okay. Ikaw, sa lalaki naman, sino? Wala ka rin naisip. Okay, ikaw naman, Julia. Siguro kung ako mag-girl to girl, siguro yung girl na mas ano sa akin, is siguro si Jella Cuenca kasi mas ano eh, parang hindi na kami magkakahiyaan, gano'n. Parang ayun yung nararamdaman ko sa kanya, parang walang hiyaan, parang okay na lahat, gano'n. Parang panatag yung puso ko sa kanya, ganun. Panatag. Ikaw naman, sa lalaki naman, sino? Sa mga famous celebrity natin, mga sikat. Na mga stars, actor. Wala eh. Pero kung ano, siguro si ano, wala akong maisip eh. Kasi, hindi ko rin, wala eh. Wala talaga? Oo, naku, mga supplader mo ito, mga dalawang ito, talagang... Hindi, kahit sino naman eh. Kung ano yung mga partner ko, wala rin naman tayo magagawa dun. So, go with the flow lang. Oo. Okay, maraming salamat, Yen. Ako, pag nakausap mo si DJ at saka si mami mo, magsisay hi ako mamaya, ina-message ko siya. Sasabihin ko sa kanya na na-interview kita. And maraming salamat, Julia. And please invite your viewers sa showing ng yung pelikula na malapit na. I think few days na lang. Oh, hindi na lang. Sa Sunday na. Guys, manood po tayo ng Lovely Lady Storms streaming sa Viva Max app Sunday, December 18. Every Sunday may lalabas. So, abangan natin. Bye!
Yes po, manood po tayo ng Lovely Ladies Dorm December 18, only exclusively on Viva Max. Maraming maraming salamat, Jen and Julia. Sana hindi kayo madala dito sa aking show. At I hope to see you guys again, and I hope to guest you again in our show. At marami tayong pag-uusapan. I was so amazed with your personality, with your character. Ganyan ang gustong-gusto kong mga character na marami-minded lang sila, mga free soul, di ba? Without offensing any other person or kahit sino personality. Maraming maraming salamat sa inyo, and maraming maraming salamat, Moises Fernandez, Viva Ad From, and Viva Films. Maraming maraming salamat. And again, Lovely Ladies Dorm, panoorin po natin. Okay, this is your host, Ray Fresh Pumaloy, at lagi po namin sinasabi, at lagi po ako nagbabakil dahil pag na-excite ako ganon, at lagi po namin sinasabi, I'm showing up across the telly sa Chika Supergaling, ang Abantel, Lily. Thank you, ladies. Bye-bye. Merry Christmas. Bye-bye. Merry Christmas. Mabilis. Totoo. Walang itatago. Ako, huwag mo gagawin sa akin, no? Ang makabagong pagbabalitang inyong tututukan araw-araw. Abante Teletabloid. Kasama ang multimedia icon na si Mr. Fu. Mapapanood sa Abante website, Facebook, YouTube, Instagram at TikTok accounts. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Abante Teletabloid. Ang paborito ninyong tabloid, Teletabloid na! Ako po muli si Mr. Fu. Samahan niyo po kami muli bukas dito lang sa Abante Teletabloid! Inabuso ka? Iabante mo! Namodus ka? Iabante mo! May hinain ka? Iabante mo ang programang makakapitan at magtatanggol sa iyo. Iabante mo kasama ang veteranong journalist na makakapitan mo, Sol Aragones, at ang pinakabagong newsman na magtatanggol sa iyo, Jigo Postolero. Mapapanood sa Abante website, Facebook, YouTube, Instagram at TikTok accounts. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Ako po si Sol Aragones. Ako po si Jigo Postolero.